Isang araw sa pinababahayan ni Ate Elma Valderrama, sinubukan kong samahan siya sa kanyang hanap buhay na paglalaot at tinuklas ko kung ano ang kanyang ginagawa sa pagganyang paglalaot. Dito ko nakita kung gaano kalayo na siya sa kanyang pupuntan at sisisiran. Lampas pier na kami. Nang dulo ng pier ay umaabot na ng 7 dipa. At di ko sukat akalain na lalampas pa siya sa parulan ng barko. At siguradong di ko na alam kung anong lalim mayroon ito. At pagkalipas namin sa parulan ng barko ay naglatag na ang kanyang kasama. At tiningnan ko kung ano talaga yung pinaka trabaho nila dito sa paglalaot nito. At nagsimula na nga siya maglagay ng palminisid niya. At sinatsyansya ko kung ano ang gagawin niya sa kanyang pagsisisid. At nagsimula na siyang sumisid. At di ko alam kung ilang dipa ang lalim nitong dagat na ito. Siyang sumisid ay buli siyang bumalik at nagsimula ng pahatakin sa kanyang kasama ang lambat. At hindi ko masyado alam kung ano talaga yung ginagawa niya dun sa ilalim. At sa unang area namin ay konti lang yung huli namin. Kaya muli siyang nagpasya na maglagay uli at maglatag ng lambat sa mas malalim na lugar. Na-curious naman ako na kung ano yung ginagawa niya talaga sa ilalim ng dagat. Tinanong ko nga yung huli nila ay sadyang kunti nga lang talaga. At sapat lang na makagasolina sila. Kaya lumipat sila ng ibang lugar at muling naglatag sila sa pangalawang pagkakataon. Pero sa mas malalim na lugar ng dagat. At tinanong ko rin kung anong uri ng mga isda ang huli nila. At mayroong mga bisugo talagang napakasariwa. At sa muli, lumusang uli siya para sumisid. Talagang hindi ko mapigilan na malaman kung ano talaga yung ginagawa niya sa ilalim. At di ko napigilan na gusto kong makita kung ano talaga yung ginagawa niya sa kanyang pagsisisid. Kaya nagpasya ako na subukan na baluti ng plastic ang aking cellphone at sinundan ko siya doon sa sinisisiran niya at tinuklas ko talaga kung anong hanap buhay ang meron siya at di ko sukat akalain na hindi ko kayang abutin ang lalim ng kanyang sinisisid kaya sinusubukan ko siyang makuhaanan ng video sa ilalim pero talagang hindi kaya at natatakot din naman ako na baka pasukin ng tubig ang aking cellphone. Thank you.
Hindi naman makahila kung minatay. Bak na. Ayan, oh. Kahit sinasakal na, buhay pa rin. Mas lalo yung humihila. Pwede. Pwede? Ayan, kamag-anak daw yan ni Ivana Alawe. Kasi tawag dyan, Lawihan. Ayan, oh. Ang daming Ivana. Ivana na. Iba na lang gawin ya. Wow. Ayan o, dami o. At pagkatapos niyang kumain, doon naman siya magsisimulang magpanday ng bahay na ibinigay ni Ate Elma Valderrama. Isa siyang huwaran na masipag na ama. Kaya namakalaking bagay na ito na ibinigay mo pong tulong sa kanila na pabahay. Dahil ito ang kanyang munting pangarap na tinupad niyo po, Ate Elma Valderrama. Kaya sobrang nakaka-proud, Ate Elma, ang isang katulad mo na mayroong isang mangingisda at masipag na ama ang nabigyan nyo ng pabahay nyo po. At hindi po nagkamali na siya ang ating napili na mabigyan ng bahay dahil sa isang masipag na ama at huwaran.